Update sa tensyon sa West Philippine Sea, tinangka rin umanong banggain ng mga bangka ng China, mga bangka ng Pilipinas, na binomba nito ng tubig. Idinetalya na mismo ng crew ng mga bangka. Nakatutok si Chino Gaston. Emil, nakausap ng media ang mga crew ng dalawang resupply ships na kabilang sa mga hinarang at binomba ng water cannon sa may Ayungin Shoal noong August 5 ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia. Sabi ng crew ng barko na mga miyembro ng Philippine Navy, dalawang beses daw silang tinangkang banggain ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia ships. Nakaiwas lang daw ang mga kapitan ng barko bago pa sila tamaan ng bakal na hal ng mga barko ng China. Pero hindi raw sila nakaligtas sa pagwa-water cannon na direktang tinamaan ang mga gawang kahoy na resupply ships. Nabasa daw ang mga kargang bigas, gulay, karne at iba pang supply. Aminado ang mga crew ng barko na bagamat sila'y nagulat sa paglapit ng mga Chinese, hindi sila natinag sa kanilang misyon. Yun nga lang, ang Unaiza May 1 lang ang nakalusot habang ang pangalawang resupply ship na Unaiza May 2 na pilitang bumalik ng Puerto Princesa. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng AFP na babalik sa Ayungin ang mga resupply boat para maghatid ng supply sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre na hinding-hindi raw nila pababayaan at sa ngayon ay limitado ang supply ng pagkain at tubig. Emil, narito ang kanilang mga pahayag. Ito lang po yung civilian chartered na boat natin. Kasama po kami doon, sir. May RORI mission team po kami. Kami po yung mga dadalhin doon. It is still flying our Philippine flag and it is our duty and it is our obligation to bring supplies to our troops who are on board, no? So hindi po tayo pwedeng pigilin or sabihan kung anong dapat gawin doon. So we will continue our resupply missions. Samantalang, Emil, sa isa namang social media post, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, traidor daw ang mga Pilipinong dumidepensa o gumagawaan niya ng palusot para sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Mahalaga raw lalo na ngayon na ipakita ang katapatan sa bansa. Kinikilala raw niya ang freedom of speech, pero hindi raw dapat ito inaabuso o ginagamit ng mali. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.